ika-9 ng Agosto, kami ay nagpunta sa St. Camillus Medhaven sa Marikina. Ito'y isang pribadong institusyon na tumatanggap sa mga matatandang inabandona ng kanilang sariling pamilya. Dahil wala ng pangtusto sa kanilang mga pangangailangan o hindi kaya wala ng gustong maglaan ng panahon upang sila'y alagaan. Doon namin nasaksihan ang buhay ng sari-sariling taong sumisigaw ng kanilang makabagbag damdaming kwento. Sa dinami-daming matatandang naroon, mayroong dalawang taong tunay na pumukaw sa aming atensyon. At ito'y sina Mang Angel at Kuya Ismael na tubong Leyte at Paranaque na nagkataong parehas na naaksidenteng nahulog sa isang construction site na naghatid sa kanila upang magbago ng lubusan ang kanilang buhay. Ako Pangasinan. Yung asawa niyo po? Samar. Iwalay po kayo? Silaw sa. Dami dyan, no? Maraming Bisaya sa hanap Makati. Ako, tagal lang. No? Bali po yung anak niyo po, nandun po sa asawa niyo? Yung tatlong taon. Nasa atin. Ilocano po, Pangasinan. Bisaya naman niya siya. Tapos lumungas po kayo naman. Samar. Uminom din alak kami. Uminom din ang alak. Masaya naman po kayo dito. Masaya naman po kayo. Masaya. Magaganda dumating. Magaganda naman po. Pero sa pamilya. Bisito. Hindi niyo po namin miss yun. Hindi na? 1976. Malay ko. Baka nag-isawan. Hindi po dumadating sa punto ng buhay nyo na baka nag-isawan. Na gusto nyo sila ulit makasama. 1976, baka niya isawan. Ano? Pero ngayon po, yung parang kung dadalawin po kayo nila dito, ano pong maraming nyo? Hindi na makakapunta dito. Pero umaasa pa rin po. Baka nag-isawan din. Hindi nyo na po naisip na maalala nyo na kami. Baka nag-isawan nyo. Baka nag-isawan na ano. Yung mga bata. Baka nyo na yung kaysa. 7 kaysa. Tunay ngang tila isang gulong ang buhay ng tao. Minsan tayo'y nasa itaas, minsan naman nasa ibaba. Halimbawa na nga dito ang buhay ni Mang Angel na sa isang kisap mata, binago ng tuluyan ng isang malagim na aksidente ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng kapansanan, ito'y naging hadlang para sa kanya na bumalik sa kanyang trabaho at gawin ang mga dati at nakasanayan niya ng gawin noon. Ngunit, wala nang masasakit pa sa katotohanang ito rin ang naghatid sa kanya na mapalayo ng tuluyan sa kanyang mga mahal sa buhay. Napakasarap atang tumanda na kasama mo pa rin ang iyong pamilya. Subalit sa kwento ng buhay ni Mang Angel, ito'y malabo nang mangyari muli. Narito naman ang panibagong kwento na magsasalamin sa realidad ng buhay at magpapamulat sa atin ng pag-asa.